mga Mars, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, ang Mercy Sarap Homemade. Today's vlog ay nagluto ako ng papaitan. So, ibabahag ko sa inyo paano ko ba niluto ang aking version ng papaitan. At bago po natin ito umpisahan, sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. So, tayo na po. Papakita ko na sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin. So mga Mars, ito pong aking lulutuin na papaitan ay aking version, kaya mapapansin nyo po ang aking gagamiting karne ay laman ng baka. At meron din namang lamang loob, konti lang, dahil yung aking mga anak ay hindi sila kumakain ng mga laman loob, laman lang po ang kinakain nila. So yung aking laman loob ng baka ay pili lang din dahil ayaw kong kumain ng mga baga at latay, ayoko po nun dahil nalalansahan po ako. So yun ay puso ng baka, tuwalya at kunting bituka, yun lang po yung aking pinili. So umpisahan na natin sa pagigisa ng ating bawang at sibuyas at luya. So sa papaitan, napaka importante yung maraming bawang at sibuyas, masarap po pagka ganun. Kasi yan po ay magtatanggal ng lansa sa ating papaitan, dun sa amoy ng ating mga laman loob. So, gisa-gisahin lang po natin mabuti ang ating bawang, sibuyas, luya bago natin ihalo ang ating mga lamang loob. Yan. Gisa-gisa lang. Madali lang po magluto ng papaitan. Then, yung ating laman ng baka, may konting halong taba yun para nagpapalinamnam po sa sabaw yung taba ng baka. Kaya naglalagay ako ng konti. So, ayan, gigisa-gisahin lang natin po yan hanggang sa matuyuan ng sabaw. Mapapansin nyo yan ay magtutubig-tubig, pero yun ay matutuyo din naman katagalan sa ating pagisa-gisa. Lagyan lang natin ng konting paminta at asin para magkaroon ng lasa ang ating karne. So, sa pressure cooker na ho ako naggisa dahil papalambutin po natin ito para diretso na po, para hindi na tayo magsalin-salin. Ayan. Makalipas ang ilang minuto, ganyan na yung itsura. So, yung sabaw niyan ay matutuyo. Pag natuyo, saka tayo magdadagdag ng tubig para sa ating sabaw, para sa ating pagpapalambot. Ayan. So, nagdagdag ho ako ng 2 litro at kalahati. At mamaya ay magdadagdag pa rin po tayo, depende sa dami ng sabaw na gusto ninyo. So, babalikan natin ito after 30 minutes. Papalambutin po muna natin. So, sa pressure cooker, kapag tumutunog na yung yan, yung nasa taas na yan na gumagalaw, dun lang po tayo mag-i-start mag-count ng minutes ng pagluluto. So, 30 minutes, balikan natin yan. So, ayan na po. Nakalipas na ho ang 30 minutes, pasisingawin muna natin yung pressure. Hindi po natin siya pwedeng buksan agad-agad dahil baka tayo ay mabanlian. So, ganyan ang ginagawa ko. Tinataas ko siya ng tinidor para lumabas yung pressure. Ayan. Malambot na yung ating baka. At sa pagkakataong ito ay bubuksan kong muli ang kalan dahil pinatay po natin kanina kasi nga nagpasingaw tayo. Bubuksan ko uli ang kalan at pakukuluin uli natin at magdadagdag na po tayo dito ng mga timpla. So lagyan na natin ng mga pampalasa, yung inyong mga sikreto dyan, idagdag nyo na. Lagyan natin ng asin, yung ating nar cubes, yung ating siling haba, paminta, asin,
saka yung ating pampapait. So hindi ko lahat inilagay yung pampapait dahil titikman ko muna maya-maya. Baka maparami. So nagdagdag ako din ng tamarind na powder para pampaasim at kaunting suka. So yan naman po ay depende sa inyong panglasa. Timplahan nyo lang ng naaayon sa inyong panglasa. At ganun lang po yan. Papakuluin na lang po natin. At ang sabaw po ay depende na rin sa inyo kung gaano karami ang inyong gusto. At nakulangan ako sa pait, kaya yan, inilahat na natin. So, ganun lang po yung ating papaita na napakasimple, pero napakasarap po ng sabaw. Kayo na po ang bahalang magtitimpla, titikman ninyo. Dahil iba-iba naman po tayo ng panlasa. Merong mataas sa alat, merong gusto yung matabang lang. So, titikman po ninyo at titimplahan ninyo ng ayon sa inyong panglasa. At ito na po, ready na ang ating papaitan. So, ang sarap po ng ating sabaw. Asim-asim po siya na medyo mapait. At yung anghang, tamang-tama lang po dahil nga may mga bata akong kasamang kakain. Hindi pwede yung sobrang anghang. So, kung gusto ninyo ng mas maanghang, magdagdag lamang kayo ng siling labuyo. At ito na ang ating papaitan. Perfect na pangpulutan. Pang higup-higup lang ng sabaw, lalo na't malamig ang panahon, perfect po yan. Sana po ay naibigan ninyo ang videong ito. Sa mga baguhan pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli po, sana po ay naibigan nyo ang videong ito at ako po ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po.